Gusto niyo po bang malaman ang strokies natin kung paano maghanap ng bagger stock? Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs! Today po, it's a Sunday mga titos and titas. So sana nakapagbigay-pugay na po kayo kay Lord, ha, yung nasa taas, no? So nakapagpasalamat at nakahingi ng guidance, no? Sa darating na linggo sa pagsabak ulit natin sa chaos mga titos and titas. So ngayong araw na to ay ikukwento ko lang sa inyo kung paano nga ba naghahanap ng bagger stock. Tara po, let's have a short prayer bago natin simulan ang ating kwentuhan. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. This we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen. Mga titos and titas, yung naligaw lang po dito sa ating channel, ito pong Tito Vlogs, ay tambayan tungkol sa stock market na kung saan ay kinukwento natin yung ating 13 years of experience sa pagtitrade ho nitong bull market at saka bear market ng PSE, yung mga pains and gains. Tawag natin dyan Tito Moves, no? Kung naghahanap po kayo ng tatambayan dito sa stock market, ay tara po, sige po, pwedeng-pwede po kayong sumali sa tambayan natin sa pamamagitan ng pag-click ng subscribe button at isama ninyo yung sana all sa notification bell dahil tuwing Lunes hanggang Biyernes, nagkakaroon kami ng live tambayan. Yan ang maganda dyan. So join us mo, no? 9:20 a.m. to 10:20 a.m. Dyan nyo po pwedeng ipasilip yung mga stocks na minamanok ninyo. Pero syempre, para hindi kayo mahuli sa ating tambayan, gumawa kami ng starter kit. Yan. Yan! Dyan po nagsisimula lahat ng tambay, mga titos and titas. No? Pagkatapos po nitong video na to, panoorin nyo po yung starter kit. Common stock trading mistakes, yung stock trading rules, yan po yung mga pwede nyo panoorin dyan. Pati commercial, panoorin nyo na rin dahil baka gusto nyo lang sumali dun sa ating Team No Skip Ads. Ha? Meron na tayo nyan, yung nanonood ng commercial at saka yung Team Autolike. Maraming salamat po sa inyo. At syempre sa lahat ng mga solid Patreonatics natin, lalo na yung mga bago lang dito sa tambayan natin, yung mga bumol hubs ngayong linggo. Welcome po kayo, no, mga titos and titas. At sana po makatulong po yung tambayan na yan, yung patreon.com/titovlogs sa journey nyo dito sa stock market. O eto, simulan na natin yan, journey na yan, ha? Nagsisimula yan, syempre. No, isa to, isa, part po ito, no, yung paghahanap ng bagger, mga titos and titas, no? As you all know, no, yung lahat ng mga nakatambay dito, siguro sa pagsusubaybay nyo sa akin, ay alam nyo naman kung anong klaseng trader po si Tito Vlogs. No? Ako po ay isang position trader at isang bagger hunter. Especially yung mga nakatend na webinar natin, ha, mga titos and titas, nagpakilala talaga ako kung anong klaseng trader tayo. No? Position trader at bagger hunter po tayo. So ngayon, ikukwento natin paano nga ba maghanap ng bagger stock, mga titos and titas. So unahin natin, ito muna. Yan. Syempre, i-define muna natin ano nga ba yung bagger hunting, no, mga titos and titas. Ito po ay galing sa Investopedia, no. Sabi dito, a multi-bagger stock, no, is an equity stock which gives a return of more than 100%. The term was coined by Peter Lynch in his 1988 book One Up on Wall Street, and comes from baseball where bags or bases that a runner reaches are measure of success of a play. For example, a 10-bagger is a stock which gives returns equal to 10 times the investment, while a 20-bagger stock gives a return of 20 times. This term is especially common when discussing high growth. Ito, ha? Okay, ito po yung mga keywords yan, ha? High growth industries and or emerging markets. Yan, mga titos and titas, ha. As with most investments metrics, past performance is no guarantee of future returns. And multi-bag returns may be indicative of either sustained growth or an investment bubble, mga titos and titas. So, ano ho yung sinasabi dito? Mga keywords lang, ha, para matandaan ninyo, no? A bagger stock, kailangan po ay more than 100% yung return. No? So, one bagger, ibig sabihin nyo, pagka 100%. Pagka 200%, two bagger siya. No? So, saan daw to most commonly, no, nakikita? Doon po ito sa mga high growth industries
or emerging markets, mga titos and titas. So yun yung mga key terms na hinahanap natin. Kaya pag maghahanap tayo, diyan lang, yan yung basis natin, ano? So paano po nga maghanap? So alam mo na. O alam mo na yung bagger stock, ha? Alam mo na kung paano, ano ang definition, mga titos and titas. E paano nga ba? Ano mga kailangan natin para makahanap ng bagger stock? Dalawa lang naman po ang ginagamit natin. Kailangan natin ng proseso, syempre, at kailangan natin ng tools, mga titos and titas, no? So hindi kasi huyan napupulot lang eh, no? Kumbaga, aakyat ka ng puno para kukuha ka lang ng bunga, pipitas ka eh, no? Eh wala pong ganun, no such thing, no, mga titos and titas. Kailangan ho ng proseso, kailangan ng mga tools din para makapuro kayo dito sa stock market, no? So, unahin natin, mga titos and titas, yung process. Ito, meron akong mga ginagawang process. So, sabi natin dito, sa bagging hunting process natin, eh, gumagamit po tayo ng top-down approach. Ano yung top-down approach? Kung mapapansin nyo po, dito po sa ating tambayan, every market summary, lagi tayong may balita, may tabalits tayo. Yung iba siguro nakikinig, yung iba baka ini-skip, dumidiretso dun sa chart. Yung pagka nakita nila, oh eto na, diretso na ako sa dito kasi yan lang naman ang gusto ko rito sa vlog, no? Pero marami po dito yung nakikinig din, no? Nung mga tabalits natin. Yan po isang proseso na kinakailangan para makahanap kayo ng bagger. Okay, ano yung mga tinitigdan po natin sa news, no? Particularly dun sa ating market summary, more on news about economy, no, and about industry, no. Kaya sinasabi natin top-down approach, no. So titignan mo ano lagay ng ekonomiya natin muna, 'di ba? Saan ang ano direksyon ng ekonomiya natin? Yun po 'yan eh, no? Kasi bakit sinasabi nga po ang stock market ay barometer ng ating economy. So ibig sabihin related 'yan. Kung lilipad ang stock market, lilipad din ang ating economy. Pag babagsak ang stock market, pabagsak din ang ating economy. So yung mga tabalits po, importante yan. Yung balita about economy, ano yung mga fiscal policies, mukha bang magbababa ng rate, ang BSP, yan yun eh, di ba mga titos and titas. So dumami ba yung remittance ng mga OFWs natin? Diba? Yung mga ganyang balita ho, in general, pagka pinag-collate-collate mo, medyo makikita mo nasaan ang direksyon ng ating economy. So that's number one, ha, yung sa top-down approach natin. Next po, bababa ka ngayon. Papunta ka sa industry naman, mga titos and titas, no? So yung mga industry news, so nandiyan na po. O, ano hahanapin mo? Ano news sa banking? Ano news sa mining? Ano news sa mga casino? O, diba? Ano news sa telco? Yan po, mga titos and titas. So pupunta ka dun sa industry. Bababa ka. So halimbawa, mining. O mukhang maraming grupo daw, no? May nababasa natin, no? May mga nagsasabi doon, no? Kailangan open yung mining para makatulong sa economy natin. Diba? So yan po yan. Telco, dati pa yan, since 2018 pa po, no? Yung telco news natin. O eto, inaay ng government na mag-open ng third telco dahil mabagal lang ang internet natin. So since 2018, may mga tabalits na pong ganyan doon sa industry na yan. So, economy, industry, ngayon bababa ka doon sa company. Okay, so nakita mo, okay yung direksyon ng economy natin. Halimbawa, sideways tayo, o medyo bull, o medyo bear. Bababa ka industry. Ano yung industry na medyo, katulad biglang shift sa renewable, di ba? So, ano yung industry na kinikilingan ha, mga titos and titas eh, nung ating economy, saan ba pupunta? Kasi yan pong mga industries niya, nagbabago-bago yung lakas nila, depende doon sa direksyon ng economic policies natin, mga titos and titas, no? So, industry, papunta ka ngayon sa company, nakita mo, for example, no? Nakita mo, mining. Oy, ang dami kong nababasang balita about mining. Gustong buksan yung mining, mukhang nangangamoy, bubuksan. Halimbawa lang po, example lang yan, no? So ngayon, pupunta ka doon sa mga companies. Ang daming mining companies eh, di ba? So titignan mo ngayon, alin kaya dito yung pupwede? So hihimayin mo ngayon yan, mga titos and titas. So ganun po ang top-down approach, no? So next process, kailangan mo pong i-check, no? Yung historical chart pattern. So nakakita ka na ng company, for example, no? Tama mo, si company A, titignan mo ngayon. Uy,
namin chart. Oh, ano ba chart na ito? Natutulog ba to? Umakyat na ba? Pababa pa ba? Nagko-consolidate ba? Gumagalaw ba? May liquidity ba? Etcetera, etcetera, di ba? So, bukod doon, kailangan mong tignan yung chart pattern, mga titos and titas. Kasi bakit, no? Diyan po natin nakikita yung ugali ng isang stock eh. Kung maririnig, lagi ko sinasabi, no? Ang stock po ay parang tao din yan. No, may ugali ho yan, no? So, para malaman mo yung ugali niyan, titignan mo yung kanyang nakaraan. Titignan mo yung chart niya, yung past niya. Always look to the left pag tumitingin po kayo ng chart. No? Titignan mo, saan ba galing ito? Ano ba ugali nito? Nang iiwan ba to? Pag binobomba ba to? Nang iiwan? Bumabagsak ba kagad? O dinidiretso ba? O nagko-consolidate ba? O tahimik ito? Dahan-dahang umaakyat? Makikita niyo po doon sa ugali ng isang stock. No? Mga titos and titas. So, kaya importante na ma-recognize ninyo ano yung mga pattern na yon, ano? So yan ha, that's the second process, no? Look for historical patterns sa chart. Okay, next. Okay, kailangan nyo pong bantayan yan. Kaya sabi natin, monitor stock movement, mga titos and titas, no? Babantayan mo ngayon. Halimbawa, nakita mo, uy, okay yung chart nito, mukhang may nag-iipon, mukhang nagko-consolidate, mukhang malapit na mag-breakout. Diba? So titignan mo ngayon yung opening closing, saan ino-open, saan kino-close, 'di ba? Pinipilit bang i-gap up tuwing open tapos ginagap down sa close, 'di ba? May bumibili ba kagad pagka opening o steady lang, 'di ba? 'Yun po importante rin, no? So pinipino-force close ba tayo na red lagi para matakot tayo o binabuy up ba lagi pagka nagko-closing? So yan po importante na makita muna ninyo ano yung galawan nung stock na 'yon na napili ninyo, no? And kailangan nyo pong tignan din yung mga bumibili at nagbebenta. Importante po yan, mga titos and titas. Ano? Sino ba bumibili nito? Sino ba nagbebenta? Diba? Yan. So, yung tatlo lang naman po na yan. Yung proseso na ginagawa natin. Sa pag-screen, top-down approach, look, direction ng economy, titignan mo yung industry na po pwede because of the mga policies ng gobyerno na nandiyan sa economic news yan, tapos nakakahahanap ngayon ng stock na mamalukin mo, no? So kaya sinabi natin, kailangan po, no? Hindi kailangan ay limited lang yung inyong stock na hawak o yung mamanukin ninyo. Kasi bakit? Ito pa lang yun, tong number 3 na to, yung monitor stock movement. Eh paano kung 15 yung stock na hawak ninyo? Paano niyo po mamonitor yung galaw niyan? 'Di ba po mga titos and titas? So importante, tignan mo, mamili ka lang ng isa. Sabi nga natin dito po sa stock market, isang one bagger at a time, eh okay na. No, hindi mo kailangan sakyan lahat. Makahanap ka lang ng isang bagger mo kahit nga one bagger lang, no? Okay na 'yan. One bagger in 3 months, in 6 months, in 8 months, in less than a year, one bagger. Ayaw mo po ba 'yan, 'di ba? Basta may volume, 'yan ang labanan diyan, ha? So yan mga titos and titas, yan tatlong process po na yan. And then, ang next na kailangan natin after ng process, ito po, tools. Kailangan natin ng gamit, di ba? Hindi naman kasi po pwede dito sa stock market na masarap kang ano. Halimbawa, ikaw ay masarap magluto, di ba? Magaling kang mag-research na recipe. Ay, gusto ko ito, di ba? Gusto kong lutuin ito. Eh, paano mo lulutuin kung wala kang gamit? Di ba? So, kumpleto ka na research eh, di ba? Pinanood mo na sa YouTube eh. Eh, paano mo lulutuin yan kung wala kang gamit? So, ano yung mga ginagamit natin? Ito po i-share ko sa inyo, no, mga titos and titas. Ito lang naman, tatlo lang din po. Pinasimple lang natin dito sa tambayan. Gusto natin, simple lang. Una po, no, yung PSE Edge Disclosures, yan po ay isa sa mga kailangan natin, no. Sino dito ang hindi tumitingin diyan? Taas ang kamay. Taas ang kamay, umaming kayo. Umaming kayo. Sino dito yan, ha? Yung mas madalas pang tumingin sa social media, doon sa mga group page, no. Napakarami po sa Facebook eh. Mas madalas pa kayong nakababad doon sa social media kaysa dito sa PSE Edge. Di ba? Sino yan? Umaming kayo. Umaming kayo. Madalas pa kayo nakatambay doon. May binabantayan nyo si Dito, binabantayan nyo si Asen, ha? Ay, madalas kayo nakatambay doon sa social media. Hindi nyo tinitignan itong edge. Yan po, mga titos and tita. Yan ang kakampi natin dito. Oo. Bakit, no?
Kasi po, itong Edge ay panlaban po ito sa noise, no? Panlaban ito sa mga hype. Panlaban ito sa mga bash. Diba? Diba mga titos? And nandyan eh, yung disclosure yan, eh, galing confirmed by the company. Diba? Hindi sila pwede magsinungaling dyan. Paminsan-minsan. Hindi, yun po yan eh. No, para hindi kayo nalilito. Yan po ang reference niyo. Yan ang Bible ng mga trader, yung Edge na yan. So pag may binabantayan kayo, bantayan niyo po yung Edge kasi nandyan yung mga disclosures. Yung mga dinidisclose po sa news, no, yung sinasabi nating mga press releases, no, mga titos and titas, o nandyan ang confirmation sa Edge. Totoo ba to? Minsan kasi, pagka legitimate news site, mga titos and titas, doon medyo may katotohanan. Kumbaga medyo sabihin na natin na mostly accurate, no? Mostly accurate, ah, not 100% accurate pagka legitimate, no, yung news site. Pero pagka minsan kung saan nanggagaling yung balita, minsan screenshot nga lang eh, kinopy-paste, minsan na-edit pa tapos nakita mo sa social media page, no? Eh maliligaw ka, no? So puntahan niyo po sa Edge, no? Kung ano yung kung kino-confirm ba yung mga balita na yon. Yan po yung magiging guide natin. Yan PSE Edge disclosures. Pangalawa po, yung PSE List of Trading Participants. Oh, ano makikita dyan? Oh, nandyan po yung mga brokers, mga titos and titas. Ah, po, yan. No? So, example ha. Teka, balikan ko lang yung Edge disclosure. So, ganito po. No? Mamaya na, tapusin ko na yung pangatlo pala. Pangatlo, Stock Jockeys by Investagrams. Ito malupit na tool. Ito mga titos and titas. So, i-explain ko isa-isa. No? Isa-sample ko po sa inyo. Ha? So, sinabi natin yung Edge disclosure. So, top-down approach ka. For example, nakita mo okay ang economy. Mukhang bumabawi na tayo. May vaccine news na tayo. So, mukhang okay. O, salimbawa, nakita mo okay ang mining. No? For example, mukhang gusto nilang buksan yung mining. Hanap ka ngayon ng mga stocks na pupwede. No? So, ganito po yan. So, makikita mo ngayon, halimbawa, nakapili ka. For example, FNI, pinili mo ha. Example lang po ito, no? Nakita mo, FNI, mukhang okay itong FNI. Ha? Tinignan mo ngayon yung chart. Okay? So, nung nakita mo ngayon yung chart, uy, mukhang ayos itong chart ha. Mukhang uptrend na. Halimbawa, ganyan ha. Again, teka muna, papaalala ko muna yung like. Baka makalimutan lang po yung auto-like at isang importanteng paalala ha mga titos and titas, ito pong ating programa ay rated KKBB. Kanya-kanyang bili at benta po ito ha. Huwag pong narinig nyo lang dito ay bibili nyo na kagad. Kaya ako po tinuturo ito, no? Para gamitin nyo ho, ah. Hindi yung pagkasinabi lang natin eh, bibili nyo kagad. Subukan nyo pong gamitin ito, no? So, balikan natin ang example. Example lang po ito, no? For example, FNI. No? So, nakita mo, ay, gusto ko itong FNI. So, pupuntahan mo ngayon yung mga disclosures ng FNI. Ito, for example, ayan, ito po, no? Yung Edge, yan, sanabi natin. So, hanapin mo, company name, FNI, find. Ayan, so makikita mo dito lahat ng disclosures niya. Okay, so nandyan po. No? So, for example, no? For this instance, ay, teka mo na, hindi nyo pala nakikita ito. teka lang. Ito pala, ayan po, yung Edge, no? Ito po, yung sinasabi natin, yung PSE Edge, no? So, nakita mo, FNI, ayan, makikita mo ngayon yung disclosures, okay? So, makikita mo, uy, share buyback transaction. O, nakita mo, for example, so, bubuksan mo, naman ba ito share buyback na ito, for example. So, titignan mo yung share buyback transaction, ayan. So, yung share buyback, sabi, pursuant, ayan, background description of the disclosure, nababasa niyo po ba yan? Pursuant to the board-approved share buyback program, FNI purchased from the market today, March 12, 2020, a total of 1,350,000 FNI common shares. Aba, saan presyo? Ayun, nakalagay dito. Nung March 12, bumili sila sa 0.60, 0.57. So, dinidisclose po nila yan. Diba? So, ngayon, titignan mo. Okay, so ngayon, balik ka uli. Sa yan yung disclosure. Ano pa? Ayun, ang dami share buyback. Marami pong share buyback ito. So, yan po. Ganyan po yung paghahanap. No? So, makikita mo, uy, nag-share buyback, no? So, kailan ba siya nag-start mag-share buyback, etc. No? So, yan po. Ito pong FNI, mga titos and titas. Sinasabi ko sa inyo kasi tapos na ito. yung proseso natin, ha? Kaya wag niyong bibilin. Yan ho yung dahilan kung bakit natin nilagay ito sa Patreon, no? Yung Patreon, mga solid Patreonatics natin, no? Yung mga hindi po nakakaalam kung ano yung Patreon,
yung Patreon po ay yung kabilang tambayan natin, no? Yung patreon.com/titovlogs na kung saan ay nandoon po yung mga titonatics natin na gustong sumuporta sa tambayan sa pamamagitan ng patreon.com/titovlogs. At dahil po sinusuportahan nila tayo sa ating tambayan, ay eto ho ang mga kapalit niyan. Yan, yung mga nakukuha nila doon sa tambayan, ha? O, eto, matagal na to, ha? Kaya ho, tapos na to. Matagal na to, parang, if I'm not mistaken, mga 4 months ago na to. So, nung nakita natin to, yan yung isang dahilan, isang catalyst ang tawag dyan, no? Sabi natin, may catalyst ito, share buyback. So, nung nakita natin, at 1 peso, nagbabuyback pa rin sila. So, binantayan natin, kaya nga sabi natin, monitor stock movement, no? So, tuloy-tuloy yung buyback nito. So, at 1 peso, sabayan nga namin yung buyback. Diba? So, naggawa tayo ng playbook. Nakita rin natin yung chart. Okay din. So, gawa tayo ng playbook. Ay, di, bago pala tayo gumawa ng playbook, bago natin gawin yan, tapusin muna natin itong proseso na to. So, nakita mo, may share buyback, catalyst. Okay, good. Approve tayo dyan. Approve tayo. Next, ano hinahanap? Sabi natin, list of PSE trading participants. Okay? So, ano yan? Ito po yan, mga titos and titas. Asan na ba yun? Ito. Okay. So, kailangan mo rin to. Mamaya, i-explain ko po sa inyo kung paano gamitin yan. Simple lang naman yan. Yan lang po naman yung listahan nung mga brokers. No? So, mamaya, papakita ko sa inyo kung paano gagamitin. Listahan ng mga brokers na nasa PSE. No? So, kailangan nyo rin po yan. Kasi, bakit? Gagamitin nyo yan pagkatapos po nitong ating pangatlo na tool. Ito. Sabi natin, Stock Jockeys by Investagrams, mga titos and titas. So, ano ba ibig sabihin yan? Yan po yung mga nagbubudega nung stock. Diba? So, ito. Papakita ko po sa inyo yung example, no? Teka lang, ha? Ito po, no? Ito. Yan. So, titignan mo ngayon sa Investagram. Pupunta ka, stock, tapos lalabas dyan. Ayun, stock jockey. Yan. So, dito po, si Investagram, nandyan yung listahan nung nagbubudega. Si Investagram, binibigyan niya tayo ng libre, no, na pasilip dun sa stock jockey nung araw na yon. Nung araw, sino bumili nito? Sino nagbudega? So, halimbawa, ito, last trading day, nakaganyan yan. Ayan, makikita mo. Yan ang default yan. So, tatype mo dito, for example, FNI. Type ko nga, FNI. Sino ba nagbubudega nito? So, for example, nakita mo, oy, ATR. Okay, so last trading day, makikita mo. Pero, syempre, hindi ho yung conclusive eh. Hindi mo alam kung, paano kung hindi bumili, no? Hindi, yung jockey, mahirapan ka kung yung araw lang na yan. So, yan yung libre kay Investagram, yung araw na yan, no? So, para mas maging maganda yung iyong paghimay dun sa bagger, ano, sa bagger stock, ay ba'y kailangan mong tignan yung last 1 month at saka last 6 months, mga titos and titas. No? So, at least yan lang. No? Tignan mo, last 1 month, sino ba bumubudega nung last 1 month? Ayun, si BCS, si BPI, yung top 3, yan. Diba? ATR, last 1 month. So, makikita mo dyan. Magkakakulo ka ngayon. So, sa ATR, yung last trading day siya bumili, tapos yung pala isang buwan na pala bumibili si ACR, si ATR, no? So tignan mo, last 6 months ba bumibili na ba to? Kasi 21 million na yung hawak niya eh. Saan na si ATR? Ayun, 44 million na yung value ng hawak niya, di ba, mga titos and titas? So makikita mo ngayon yan, last 6 months ang hawak ni ATR. Ulitin natin, ha, last trading day si ATR ay bumili ng 2 million. Ito po yung volume. Makikita mo, 2 million. Yung for the past month, makikita mo, si ATR ay bumili ng 8.84 million. Diba? So, last 6 months, ilan na hawak ni ATR? For the last 6 months, it's 26.57 million. Mga titos and titas. No? So, ayan po. No? Isa pang titignan nyo po dito, ha, sa Stock Jockey. Ito pong average price. Yan. So, makikita mo rin yan. ATR, average price na ATR. Yan. 1.31. yan lang ang average price niya. Ibig sabihin, ang tagal na talaga na bodega nito. Nasabayan halos natin to nung nagbubudega. Kasi nga, sa shopping pa nga lang eh. Wala pa si ATR noon during that time. Hindi pa halos nagbubudega. No, hindi pa natin masyado nakikita si ATR noon. So, halos nasabayan natin nung nagbubudega siya. Ano na ba presyo ngayon?
nasa 260 na ba tayo? Nag-breakout na yata tayo ng 250. Diba? So, do, yun, bagger, no? Sabi natin 100%. 100% return at least. So, obviously, from the time na ginawa natin, yung playbook natin nito, naka-one bagger na. So, yun po, no, mga titos and tita. So, isa pa, ito pa pala. So, nakita mo dito, last 6 months, si ATR. Sino ba yung ATR? Siyempre, hindi mo malamang, hindi mo pa kakilala, no? Yung mga bago lang po dito. Sino ba yung BPI? Sino ba yung VCS? No? Sino ba yung call? Oh? Tignan mo na lang yung top 5. Sino ba yung si Papa? Ayan, andyan. Eh. Sino yung si G-Link? Diba? Sino yung Unica? So, titignan mo ngayon, sino yung mga broker na yan? Kaya po, sabi ko, importante na alam mo rin yung list of brokers, no? So, for example, makikita mo, ATR. So, tatype mo. Sino ba si ATR? Bakit ang dami nitong binibili? Okay. So, si ATR, yan. Maybank ATR Kim Eng Securities. So, ano bang klase siya? Yung type, ito po, titignan nyo. Anong type? Ano ba type na ito? Retail and institutional. Okay. So, yun ibig sabihin, di ba? So, pag retail, tumatanggap yan ng mga individual clients. So, katulad natin, retail po tayo eh, no? So, yung institutional, ito yung mga funds. So, may mga funds yan. Okay. So, yan importante, no? So, ibig sabihin, pwedeng yung retirement fund ng isang company o pwedeng yung GSIS, SSS fund. So, nandyan, yun po yung mga itinatawag na institutional, di ba? Institutional accounts. So, ano yung minimum investment? Importante din yan. Pero hindi na, importante yan, pero hindi naman yung malaki yung weight, no? So, nakalagay dito, minimum investment. Kung ikaw ay retail, 1 million. Hindi ka po pwedeng 5K dito. Hindi ka pwede. 1 million. So, mga bigatin, ibig sabihin, di ba? Ano? Nationality. Anong klaseng broker? No? Anong klaseng broker to? Local ba to or foreign? So, makikita mo rin. So, nakikita nyo po, net foreign buying, net foreign selling, everyday sinasabi natin yan. So, ito po yon yung mga brokers, no? Yung mga clients na local or foreign. So, yan po yan, makikita nyo dyan. So, foreign ito. Alam mo, si ATR, institutional pala to. Tapos, foreign. So, yun. So, mag-iisip ka ngayon, oh, mukhang okay to. Okay yung chart. Okay yung, hindi mo na, okay yung economy. Okay yung industry. Okay yung company. Diba? May mga buyback transactions. Diba? Okay yung chart. Diba? Yan po. So, titignan mo ngayon. Sino nagbubudega? Yun nga yung sa Stock Jackie ni Investagram. Diba? Mga titos and titas. So, makikita mo, oops, pwede to. Pwedeng bagger candidate ito. Ganun kasimple. Ganun kasimple po, mga titos and titas. So, yan yung mga tools na kailangan ninyo, mga titos and titas. No? So, kayo, gagawa mo ng playbook. O pwede, pwedeng bagger candidate yan. So, yan po yung proseso natin. Ngayon, si Investagram, ito good news, mga titos and titas. Ha? Kasi itong si Investa, sabi ko nga sa inyo, importante, makita ninyo yan eh. Sino yung mga yan? Sino naghahanap yan? Makikita mo ngayon, halimbawa, makikita mo lang last trading day. Libre yan, ha? Libre po yan, ha? Mga titos and titas, ha? Ngayon, kung gusto mong mag-screen, gusto mo talaga dito. Siyempre, kung gusto nyo po itong laro na to, wala naman, hindi naman libre lahat. Diba? Hindi naman po pwedeng libre lahat, eh. Diba? No, mga titos and titas, kung talagang gusto nyo itong game nito, kailangan nyo rin pong mag-invest. Yan po yan. Kaya may Investagrams. So, ang good news ko, mga titos and titas, ito pong si Investagram ay binigyan tayo. No? Binigyan tayo. Lahat ng tambay, no? Ng 10% discount dun sa subscription po ng Investa Prime. Kasi para ma-access mo yung mga iba-ibang features pa nitong Investagram, kailangan mo mag-Investa Prime. So itong Stock Jackie, yung 1 month at 6 months, para ma-access mo po yan, kailangan mo ng Investa Prime. So may TOSGAS dyan, syempre. Hindi naman po pwede po mga tita. Diyos ko naman, syempre may investment si Investagram eh. Tumotosgas din yan eh. Hindi ho madali mag-maintain na, no, ng server. Diba? Oh, hindi madaling hindi mo ito nga ang laking bagay na nga po sa atin ng Investa, no? Dahil diyan pa lang ang dami na nagkakilala. 'Di ba? Baka may nagkatuluyan pa diyan eh. 'Di ba? Ganyan eh. Etong mga tools na binibigay dati ho, wala po nito nung nagsimula tayo some 13 years ago, wala po nitong mga tools na to. Dito sa na local ha. Magbabayad ka, ambi broker yata 'yon eh. Hindi naman ako nag-subscribe nung time na 'yon.
So good news, magaling ang mga titos and titas natin. Saludo po ako sa inyo, mga titos and titas natin sa Investa. Dahil binigyan tayo ng discount, syempre. Pagka Tito Natix ka, sabi nila, sige, pagka Tito Natix, bigyan natin ng 10% agad yan. 10% discount, mga titos and titas. No? Kung gusto nyo pong mag-subscribe doon sa Investa Prime, yung link, gamitin nyo yung link na yon at automatic may 10% kayo na discount. Lifetime yan, ha? Habang nakasubscribe kayo, sayang din, di ba? At magagamit nyo po ito eh. Magagamit nyo po talaga yung tool na yan. No? Kung seryoso kayo, kung hindi naman kayo seryoso, kung halimbawa, okay lang sa inyo yan dito sa stock market, ano? Kung happy na kayo doon sa ano nyo, okay lang, di ba? Pero kung siseryosohin nyo itong laro na to at gusto nyo maging bagger hunter, kailangan nyo po ng mga tools, no? Just like a good kusinero, no? A good chef, no? Ay kailangan ng mga matitinding tools niyan, no? Hindi po pwedeng yung kutsilyo na ginagamit mo kung ikaw ay chef, no? Yung ginagamit mo pang hiwa ng isda, bread knife. Hindi kagana. Hindi nasarap ang luto mo. Ayan po. Ganun kasimple lang, mga titos and titas, ha? Ay, nuggets nyo ba? Gusto nyo bang ulitin ko? From the top? Ulitin nyo lang itong video na to. Ayan ba, mga titos and titas, ha? Sana po ay nakatulong itong ating video. Huwag nyo pong kalilimutan yung like and subscribe and yung link ng Investa, no? Kung gusto nyo pong mag-subscribe dun sa Investa Prime. As always, mga titos and titas, no? Trade wisely. God bless you all. Bye.